talagang oh ano mo to isa wala mo dikani ko ano to di ay pili na mo to wala oi au oh ay kabo ay wala wala hello mga boss anong klaseng saging kaya ito? Tundan ba to o lakatan? Ewan. So magdi-deliver na si Hero mga boss. Tupanglaw. Ayan. Umulan ngayon mga boss. So mga boss, ngayong araw na to ay ituturo namin sa inyo kung paano namin tutuhugin yung aming lechon bili tsaka kung paano tatahiin at yep, paano namin tatalian na parang ganyan ho mga boss. Yan ang purpose kasi nito mga boss, para hindi ho magtatalbog yung ating belly pag ito ay napaikot-ikot na po sa ano ho, sa ng ating rotisserie. So kailangan natin siyang talian talaga mga boss. So before pala natin ito tutusukin na mga boss, dapat ay siguraduhin natin na pantay talaga yung kanin natin. Pantay yung ating belly na hindi siya nagbaluktot, para ng ating tuhugin ay diretso-diretso na. Yan ito mga boss. Yan. Siguraduhin po ninyo na hindi talaga siya didikit sa ano ho, yung dito niya na part, yung parang skin. Siguraduhin niya dito talaga, ganito lang, para hindi ma-damage yung skin, lalo na dalawang oras ito mag-rotate. Yan. Dapat ding nasa center talaga to yung, ano, yung tubo, yung malaking tubo sa gitna, para pantay talagang pagkakatuhog. Para naman ho hindi kayo mahirapan na hindi ho mag-X yung mga dalawang tubo dito na maliit, i-press nyo lang ho ditong sa dulo ng belly, para hindi siya dumaan sa ibang part ng ating belly, para nasa center talaga. Yan. So nakita niyo yung dalawa, pantay talaga sila mga boss, para maganda ang kanyang ikot namaya, hindi magtatalbog. So ngayon tatalian natin to para hindi gagalaw siya mamaya pag ito ay nakasalang na mga boss. So gawin natin na gaya nito mga boss, yung isa. Yan. Tapos ang una ho nating talian, siyempre yung nasa dulo. Yung nasa dulo mga boss. Ito. Yan. Dito natin sa ano, unang talian sa pinakadulo ng kanyang skin, para katulong ito na magpo-protect, para pag may dumadaan na sabaw dito lang tatama yan, so hindi na makapunta dito yung mga juices.
Huwag masyadong mahigpit na mahigpit, mga boss. Sakto-sakto lang. Yan. Ganito kami magtali. May purpose po kasi yung paglagay namin dito. Hindi lang ho pang decoration. With purpose po talaga to, mga boss. Para hindi magtatalbog siya. Yan. At saka ang gamit nga pala namin, mga boss, para pampapula nito, camel ho, yung tuyo na camel, yun yung ginagamit namin pati sa aming hole na litson. Yan. So ganito na ho yung magiging itsura niya. Isa pa. Mga taga-baklay yun diya. Para din sa seaside dunya. Yan. Pagkatapos nyo talagang tahiin yung belly nyo, tapos nakatuhog na siya, dapat lagyan na talaga agad ng pampapula nyo o yung camel. Kasi kapag na-dry kasi yung skin niya, hindi na ho kakapit yung camel ho, or ano man niyang ginagamit yung pampapula sa inyong lechon. So, yan. Abangan lang natin ito mamaya, mga boss, kung paano ito, paano natin tatanggalin itong mga ganito mamaya. So, yan, mga boss. Hindi nyo yan makikita na tumatalbog habang umiikot. Kasi nakatali o siya. Yan po ang purpose namin kung bakit may tali dyan. At siyempre, pagkaluto agad nito, tinatanggal namin yung tali na yan. Kasi mahirap na kapag hindi yan kinuha agad. Kasi lalong didikit yan sa balat ng litson. Lalo na so yan, mga boss. Luto na ho yung ating belly. At papakita ko sa inyo kung paano at kailan natin tatanggalin yung tali sa kanilang katawan. So, ito na boss, luto na yung ating belly. So, kailangan ay tatanggalin natin agad yung tali na nakapilipit sa kaniyang katawan. Upang hindi na ito titigas. Dahil kapag lumamig yung ating belly tsaka pa natin kunin yung tali, mahirapan na tayo. Kasi didikit at didikit itong tali kapag lumamig na ang ating belly. So, ito ngayon ay kahain lang po. So, mainit na mainit talaga. Para mas madali nating makuha, mga boss. Huwag nating antayin lumamig ang belly bago natin kunin yung tali. Kasi pangit naman mag-serve ng lechon belly at may tali pa. So, dapat kunin talaga, mga boss. Hindi naman nakakain yung tali. Ayan. Ayan, mga boss. Ready to deliver na po yung ating mga belly saka native chicken. At umulan ngayon, mga boss. So, kahit umulan, deliver pa rin, mga boss. Paano na lang kaya yung mga paninda namin ngayon, mga boss, sa seaside?
Kapag umulan kasi, bira lang may pumupunta doon. Sana titila na ito maya-maya. Lalo pang lumalakas ah. Kailan kasi naka-mascot naman yung ating Eroes. Oh, kahit umuulan mga boss, kaya namin kayong delivera ng litson diyan. Magsiservisyo pa rin kami ho. Umaraw man at umulan, handa kaming mag-deliver sa inyo mga boss. El litsoneros lang malakas. Vamos. Yes, kita ikadasay. Oh, tarantado. So, till next video na naman po mga boss. Maraming salamat sa panonood. Paalam.